ng suspect. Philippine Standard Time, ganap na alas 2 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. I am what I choose. I choose to keep ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat-upol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Joe Michael Cortuna, green and go ang daloy ng trapiko sa Bacoor Santa Mesa hanggang makarating ng Mandaluyong City Hall sa magkabilang direksyon sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad member na si Joe Michael Cortuna para sa kanyang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wantan sa radyo. Alright, isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Very special po ang araw na ito kasi maliban sa Biyernes ngayon, Idol, yes. Ngayon ang ating Ikagawad Katapatan Awards Batch 57 na. Magandang hapon sa iyo, Idol. Magandang hapon sa iyo, Nains, at sa lahat ng mga nanonood. Especially ang ating mga OFW. Ang dami natin mga viewers sa Hong Kong, Nains. Oo. Palakpakan mo yung mga taga-Hong Kong na OFW natin, Nins, please. Oo. Mga taga-Hong Kong, magandang hapon po sa inyo, mga ma'am, mga sir. Maraming mga ma'am din. Salamat po sa patuloy ng pagsuporta sa amin. At syempre, lahat ng OFW sa buong mundo, samang sulok kayo ng daigdig. Kami po'y pumupugay sa inyo. Palakpak ulit sa lahat ng OFW natin, Nins. Yes. Middle East, magandang umaga po, kasi umaga sa inyo ngayon dyan. Sa other Asian countries, tulad ng Hong Kong nga, nabanggit ko, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, Bangkok. Oh, Malaysia. Indonesia. Indonesia, oh, Brunei. Uh-oh. Magandang hapon, parang time zone eh. Pero sa Amerika, same. Canada, spokening doon. Oo, medyo. Good evening. Ayun, di ba? At sa mga domestic, local dito, mabuhay tayong mga Pilipino. Okay? So, Nins, merong bagong sponsor na kailangan mo na banggitin natin. Correct. Oo, eto yun, Idol. Dahil, alam mo, napakasarap. Tumikim na kami. Tumikim na kayo? Oo, pasensya ka. Buti na pa kayo. Nauna yung mga staff, nauna kami. Ah, sige, ikaw sige, ata, sige. Ikaw hindi mo pa okay lang, okay, okay lang. Siyempre, mas mahal ko kayo oo, kaysa nga, sarili thank you, ko. Thank you, Idol. Oo, at saka... Okay. Yes, oh, interview natin si Ma'am. Ito si Ma'am Sheila naman sa ano to sa Federal Tires. Ah, sa Federal Tires. Sige, upo si Ma'am Sheila. Ito naman sa Comedor Filipino Restaurant. Napakabagong restaurant ito, Idol, na. Saan naman to? Sa may Quezon City. Sige, Panay. Bigyan ng microphone si Ma'am. Ma'am, lapit po kayo pareho. Si siya ang bagong sponsor ng Gawad Katapanan. Si, umpisa natin si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila? Yes po. Ng PPC? Ma'am Sheila Mauricio ng PPC Asia. Walang kakupas-kupas ang pagsuporta sa atin. Walang yes, katapusan. Oo nga. Salamat po. Sobra-sobra pong thank you. And we're supporting also the Gawad Awardees. Ayun. Every month. So, we are actually inviting them to visit the shop, yung Payless ng PPC Asia. Saan po yung mga location? Ang location po natin sa Quezon Avenue. Okay. Sa Mindanao Avenue,
Libis, Paranaque, sa Mia Road. Dami na. And then, isa po sa Marcos Highway. And soon to open po sa BF Homes sa may President's Avenue. Ang dami na. Kaya nga. Ang pinagpapala. Okay. Ano pong number? Pwedeng kontakin doon sa may mga katanungan. Lapit po sa mikropono, ma'am. Po. Ang number po ay 709-7090. Yan po yung hotline namin. Okay. And congratulations kasi 15 years ata sila sa... 15 years? Yes. Saan nga ba yun? Ginanap? We have celebrated po last Saturday sa Soler. Soler. Yes. With Miss Christine ko at Ma'am... Mr. Ronnie. Si Ma'am Christine, sa kasi Sir Ronnie. Mabuhay kayo, Sir Ronnie, Ma'am Christine. Palagi kayo nakasuporta sa amin. Kami rin po, palagi nakasuporta sa inyo. Sobrang thank you po. Okay. Medyo list tayo ng konti naman. Katabi lang ni Miss Sheila. Pakilala mo rin. Ito naman, Idol. Do the honors. Oo. Uunahin natin na si Miss Charm. Rayalang, ganda ng pangalan. Charm. Siya po ang charming sales, talaga. Oo, very bagay charming. Bagay. Siya po ang sales manager ng Comedor Filipino Restaurant. Kaya makikita talagang yung mga dishes nila, lahat Filipino dishes. Kakakain ko lang pero nagugutom na ako. Ang kare-kare. Sa mga litrato lang. Natikman natin, di ba, Sharice? Oh, sarap nung kare-kare. Ang sarap nung bangus. Maganda hapon po, Ma'am Charm. Ay, good afternoon po, sir. Okay, hi, pakikwento. Ano itong Comedor? Ang Comedor po is Filipino restaurant po siya. Bale, ang ano po natin, concept natin is bale, lahat po ng traditional dishes sa buong Pilipinas. Parang, native, karamihan dito, native. Meron pang Ilocano, Bisaya, kompleto yes, ba? Kapampangan, opo. Ganun. Bicol. Talaga authentic yes, na opo. Filipino dishes. Maraming gulay din ho dito. Maraming gulay po. Nakita ko, isda, karne, lahat na. Anything under the sun. Puro yes. Pilipino lang ho talaga. Yes, opo. Aba, mahalin natin ang sariling atin. Mm-hmm. Siyempre, saan po matatagpuan itong Comedor? Ang address po natin ay sa number 23 Panay Avenue, Quezon City. 23 Panay Avenue, Quezon City. Saan po malapit to? Malapit po. Ang landmark niya is sa may Fisher Mall kabila, Quezon Ave, sa kabila po, Panay. Parang sa Panay, Fisher Mall. 23 Panay Avenue, Comedor. Tinitingnan ko... Federal. Ah! Office nila, ma'am. Ah, magkapitbahay lang si Federal. Ayun naman pala. So, sabihin na natin, kapitbahay ng Federal. Alam nyo, mga kapatid, tinitingnan ko po itong picture. Kanina pa yung mata ko, tumutulo, lumuluha. Hindi dahil sa ako'y naiyak. Dahil nagugutom ata mata ko. Kaya nga. Takaw ang tingin. Masarap po dito. Comedor. At bakit nandito yung Comedor names? At, andito silang lahat, itong si Miss Charm Rayala, yung sales manager, at si Miss Anna Pakula ng Comedor Filipino Restaurant, para nga mamigay ng TIG 1,500 voucher each awardee natin. Wow! Okay, kanina si Miss Charm, siya yung sales manager. Si Miss Anna Pakula naman kausapin natin. Tulungan nyo ng mikropono, si Miss... Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ano po kayo sa Comedor, Miss Anna? Sa purchasing po, sir. As a purchasing, kayong bumibili ng mga pagkain? Yes, sir. Ayun, yung mga recados. Apo. So, sariwa ba ito mga... Yes, sir. Nialagyan natin dito sa mga pagkain? Yes, sir. Sariwa po lahat. Ayun. Pinapakyaw nyo siguro sa mga palengke na malalaki at... Yes, sir. Suki. Dagupan. Yung dagupan bangus natin, pa. Sir, dagupan. So, fresh? Yes, sir. Okay. So, namimigay po sila, mga kapatid, 1,500 pesos. Marami-rami mabibili niyan. Oo. Kasi mura lang yung mga... Nakikita ko mga presyo dito, Nins. O, naku, may 300, may 400, o 700, may 200 pa nga, may 170. Tamang-tamang pang pamilya, no? Kung 1.5, busog-busog na kayo rito sa halagang 1.5. Dami na mabibili. So, bawat awardee meron. Meron tipo 1,500 voucher, o. 1,500 ng voucher? Oo, yan. Tatlong tipo 500 aba, yan. Aba, okay. Sige. Swerte nila. Swerte. Mga awardees natin, ha? Okay. So, salamat ulit kay Miss Sheila Mauricio from PPC Asia. Pakikumusta na lang po kami kay Sir Ronnie at saka kay Ma'am Christine. Okay. Salamat din po Ma'am Charm at Ma'am Anna. Thank you, salamat sir. Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Thank you po. Natin, Ayan. At syempre, maliban sa kanila, may pasasalamatan ay, meron pa pala. So, kailangan syempre, pasalamatan natin ito. Syempre, ang nag-iisa, ito ay since day one, talagang sumusuporta na. Walang iba kundi si Attorney Ray C. Espinosa. Si Attorney Ray C. Espinosa po ay isang top executive po ng MVP Group of Companies. At nagbibigay siya palagi 500 pesos cash. Oo. At siya rin ang chairman of the board ng Philippine Star. Philippine Star. Okay. Thank you. And names? At ito pa, Idol, ATC Healthcare Corporation, makers of robust redox fat liver marine, fish oil wild tiger para po sa mga shirts, medals, and plaques, robust and liver marine capsules.
Okay. Sige, ituloy ko na. Pagoda Philippines, family robbing alcohol, Payless Car Care Center, part of PPC Asia Corporation para po sa mga federal TARS and 5K battery or 3K battery t-shirts, Santi Barley, para po sa mga Santi Barley products, syempre yung Clean Fuel, Idol, 300 pesos worth of gift certificates, salamat Clean Fuel, syempre ang J&T Plastic, ang Cellboy is my boy. Oo, ang Mi Goreng Pansit Canton. Isang Indomie. Karton niya na Pansit Canton. Yes, oo, sakto pa rin yan sa kanilang busog lahat. Busog talaga itong mga pamilya. Ang Pansit mga Canton na number one awardee sa puso ng mga OFW natin na umaapaw sa sarap. Of course. At syempre ang Prostamen. Okay. Thank you. Umpisa na natin, Ince. Okay. Syempre, ladies and gentlemen, Gawad Katapatan Awards Batch 57, November 3, 2017, dito po sa studio ng Radyo 5. Umpisa na natin ang top notcher po. Ha? Ang summa cum laude ay si Mr. Patrick T. Arevalo. Isa siyang Grab driver. Tayo, Nins. Ang plate number ng kanyang sasakyan, talagang pet malo to. Loading pet malo. Oo. Si Mr. Arevalo, may plate number na UV5493 ang kanyang tinadala. Ito pong sinuli niya. Ha? Messenger bag with 3,730 dollars. US po yan, ha? $3,730. May 40 pesos, Samsung cellphone at mga dokumento. Nasoli na po yung samayari, si Numeriano Monte. Kasama niya ang family niya. Very, very good. Sige, nasan na si sir? Nis, pakibasin yung pangalawa. Ayan. Yung ati naman na magna cum laude. Magna cum laude. Awardee ay si Mr. Gabriel M. Panotes Jr. Isa po siyang UV Express driver. Ang ruta ay Pasig Mega Mall. Plate number AAN9350. Nagsoli po siya ng bag. Pet malo to. Pet malo din. Kasi overall, lahat. Lodi at pet malo ito. Pero idol, ang kanyang sinoli. Cash. Magkano? 141,000 won, 1,220,000 dong, tapos 498 yuan, 130 Hong Kong dollars, at saka passbook and pass. Teka muna, Ning, sorry, nakamalimutan mo. Umpisa mo dun sa cash na pesos. Ah, okay. Ito, 48,000 pesos pala. Kaya overall is 61,866 lahat. Hindi, ang gusto marinig kasi ng mga tao, yung pesos. Oo, nga yung pesos muna. Maliban na kung dollars yan kasi mga won, hindi ko maintindihan yan. Ang maintindihan ko lang dito, 48,000 pesos cash. Ang laking pera ang po laki ito talaga. Mga kapatid. At nasoli na yun kay Yongkok Kim, na may family, mag-isa lang si sir. Ah, solo lang. Ah, okay, sige, di bali, okay lang. Siguro mayroong importante lakad yung misis na ng anak. Okay. Number 3 po, mga kapatid, haba, hindi magpapahuli ito, cum laude, si Mr. Romeo Motol ng Rapsa Trans TXN 951. Aba, top of the line ang kanyang sinuli sa mga cellphone. iPhone 7S. Wala pang 8, di ba? So 7. So itong top of the line sa ngayon. Top of the line na. iPhone 7S. Camille Mercado Mayari, nasuli na. Si Sir Romeo, andito. Okay. Thank you.
na anong number na tayo, Nins? Pang-apat na idol. Ibasa mo na, Nins. Okay. Mr. Jomari Aguado ng Tianchon Taxi Plate Number UOE811. Nagsoli po siya ng iPhone 6S Plus at nakuha na rin po ito ng may-ari na si Sam Tian. Okay, si Sam Tian. Sam si Sir. Okay. Pang anong number na tayo, Nis? Pang 5. Number 5. Oh, cash. Dapat kasama to sa mga laudi-laudi. Oh. Eduardo Fernandez, tricycle driver. Matatandaan ko ito. Hindi ko makakalimutan to. Isa po siyang tricycle driver na nagsoli ng pagkalaki-laking cash. 24,000 pesos po ang isinoli niya. Isang purse na... naiwan ho sa inyong tricycle, di ho ba? Si Mr. Ricardo Cruz yung nakaiwan. Kasama yung family. Very, very good. Very, very good. Sige. Number na names? Pang-anim na. Alright. Mm-hmm. Congratulations to Mr. Jonel V. Soko ng Blessed Wheel Taxi Plate Number TXW169. Nagsoli po siya ng sling bag with Lenovo tablet, dalawang gold necklace, and passport. At kita nyo, ang sinoli niya po mga kapatid, gadget na merong alahas. Oo, may alahas pang kasama. Pet Malu! Dalawang gold necklace. Jason Badyan, may-ari niyan, diba, Nis? Yes. Nis, may kasama? Yes, oo, kompleto sila. Palakpakan mo. Ayan, sige, gusto natin. Palakpakan natin. Pag may kasama ang family, palakpakan mo na maraming beses. Tamang-tama itong voucher, yung gift cert yes. Para sa kanila. Pang anong number na tayo, Nins? Pang number 7. Number 7. Cash na naman! Bumabaha yung mga cash ngayon ah. O napapansin ko, ang dami mga cash ah. Samuel Bernaldez Jr., driver ng Pampangas Best. Aba, dapat bigyan din to ng award ng kanyang amo, Pampangas Best. Wallet na may lamang 8,400 pesos cash. Marvin Pamplina po ang may-ari. Nasa huli na sa kanya. Okay. Mag-isa lang si Sir? Solo lang ata. Okay lang, sige. Cash na naman, Nings. Oo, ito naman, pang sabi 8. Sabi ko sa'yo, bumaba yung cash eh. Oo. Pero nakita ko, may pamilya atang kasama to.
Mas maganda. Palakpakan mo na, advance. Oo, palakpakan natin. Kasi may kasamang family. Advance na agad palakpak. Sige, Nes, pakibasa. Ito maganda. Please. Ito, Idol, ang pangwalo natin na award ay si Mr. Danny P. Perocho. Okay. Jim? Nang Jim and Joey taxi plate number AAH8277. Mm-hmm. Nagsoli po siya ng cash. Handbag na may lamang 7,807 pesos at mga IDs. At ang may-ari po nito ay si Sister Dina Ang. Matatanda ko rin yung madreng may-ari nito. 7,800 ang laman nung purse. Okay. Si Sir at kasama yung family. Dobling bayani. Kasi yung wife niya pala, kaya wala, ay nasa Taiwan. OFW. Ah, okay. Bayani siya, bayani misis niya. Yes, si misis. Pamilyang pala. Bayani. Correct. Oh, saan ka pa? Alright. Kaya nga. Sige. And then, ano nangyari sa number 9 is? Yung pang-9 idol, o operahan daw, kaya hindi makakarating ngayon. Okay. Kaya pagaling si get well soon po. Mr. Jaime Sangre Jr., pagaling siya. Mr. Jaime Sangre Jr., get well soon po. Isang angkas biker sana siya, kaso wala nga siya ngayon. Okay. Ang pang-number 10, cash na naman! Uy. Sabi sa'yo, wala nang tigil cash eh. Itong gusto na natin eh. Okay. Yung si Angkas Biker, pakibanggit lang nis kahit na wala. Anong sinuli ni? Itong si Angkas Biker na Mr. Jaime Sangre Jr., nagsoli po siya ng pitakan na ang laman ay 7,000 pesos, ATM cards at mga IDs at nakuha na rin po ito ng may-ari na si Ala Magrasya. So itong number 10 ngayon ay nabanggit na natin? Hindi pa. Pakibasa na nis. Ang pang-sampu natin na awardee ay si Mr. Raul D. Bawing ng Wilgin Taxi Services, plate number UWQ274. Nagsoli po siya ng wallet na ang laman ay 3,300 pesos. Meron din pong $65 at mga IDs. Pakipalakpakan kasi kasama si Macy's. Oo. Palakpak? Okay. Yan. Okay. Yan ang bumubuo ng Kawad Katapatan Awards Batch 57. Nakakatuwa ninsan, no? 57 na pala tayo. Kaya nga, ang tagal na. 57. So, i-times 10 mo yan, 570 na. Mm-mm. Ang mga nagsuli. Pwera pa yung mga hindi na on-air. Yes. Kung kasapa mga off-air, 1,000 mahigit na po. Sobrang napakarami talaga. Nagsusuli. Nagkakahawaan na nga. Ito nga yung klaseng epidemya na gusto natin mangyari sa ating bansa. Epidemic na ito, nagkakahawaan na eh. Nagkakahawaan sa katapatan. Lahat na ata, no? Na merong negosyante, may tricycle driver, security guard. May car wash. Car boy. Wash boy, bagger, tricycle driver, jeepney driver, taxi driver, grab angkas driver, biker. Angkas biker. Oh, yun. Diba? Lahat na. Sa lahat ng antas ng lipunan. May mga mayaman nagsoli, may mga may sastry ka pang masa. Nagsoli, naalala ko yun, yung sastry mo. Diba? Kompleto. Meron pang taga-IT. Oo. Meron pa sa call center. Mm-mm. Nagkakahawa na talaga. Tama. Lahat na nagsusoli na rito. Mabuhay ho tayong lahat. Mabuhay tayong mga Pilipino. Okay. Okay, at since meron pa tayong 5 minutes, magsusumbong at action muna tayo. Okay. 5 minutes na lang, I'll take this opportunity. Sige para na. Okay na, after this, mag-news break tayo. Kanina kasi, sa action sa tanghali, meron yung viral video na in-action na natin. Kasi sa action sa tanghali, maraming nagtatag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page para ma-actionan yung
kung tawagin ang segment na yon, ay netizen power. Uh-oh. However, yung episode kanina, napangaralan ko yung nagbibideo. Ang nangyari kasi, binibideohan niya yung isang guy at isang girl sakay sa kotse na tahimik lang naman, walang sinasabi, walang ginagawa. Tapos habang binibideohan niya, nag-iskandalo siya, maingay siya. Parang, kumbaga, agresibong-agresibo siya, nagsisigaw. And then, meron siyang katabi na wife niya ata yun, inaawad siya, takot na. Pag mapanood mo yung video, parang ninervusing ka eh. Parang akala mo may mangyayaring matindi. Because yung sa intensity nung pag-iskandalo, sigaw. Pag-iskandalo. So, in-advisean ko yung both sides. Number one, do not provoke. Prinubok nung humingi ng tulong sa atin, kung siya ba yung humingi ng tulong, kaya nga tinag tayo. Do not provoke. Bibidyohan nyo po yung mga pangyayari na sa tingin nyo na hindi ko kayo nakaprovoke, na at the same time, na hindi naman malagay sa alanganin yung inyo pong seguridad at kaligtasan. In this case, video siya ng video, hinahamon niya yung sakay ng kotse, ilabas mong baril mo, sumisigaw siya, nagwawala siya, and yung wife niya, naninervous na, inaawat siya, sige pa rin siya ng video. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, what if, kung tarantado yung, buting mabait yung nasa kotse, kung tarantado yung bumunot ng baril, dahil napikon na, bang, bang, bang! Pinaputokan na lang sila. Patay ka na. Ano pang gagawin mo sa video viral mo? Patay ka na. And the number two, ang advice ko rin, sa lahat, mag-ready rin po kayo ng inyong cellphone video. Para in case kayo po'y binibidyohan, bidyohan nyo rin. Yan yung panlaban nyo kontra sa cellphone video bullying. Uso na yan, Nins. Oo, usong-uso na talaga yan. Uso na yan. Kuminsan, nakikita ko yung mga netizen din ang abusado. In fact, there was a time na pinagalitan ko rin yung nagbibideo na yung traffic enforcer, he was just doing his job. And tama siya doon sa pagsita, doon sa tao. Mm-hmm. Ang sisti lang, prinubok ng prinubok nitong tao, motorista, na may violation. Prinubok niya ng gusto, binibidyohan niya hanggang sa nag-react naman to sa sobrang provocation, nakapag-react siya, nakapagmura siya. So yung pagmumura niya, yun, parting yun, ang pinost sa social media. Oo. So sa biglang tingin, masama yung traffic enforcer. O kasi nagmura doon sa motorista. Nakapagmura siya eh. Motorista. Pero kung titignan mo yung buong angulo doon sa ginawa ko interview, abusado yung motorista. Oo. Nung hinuhuli siya, ang dapat niyang ginawa, bibigyan na lang niya yung kanyang driver's license dahil talaga mali siya. Sa halip, prinubok niya para magmura na magmura, umapikon yung traffic enforcer at kapag napikon, gagamitin niya against those traffic enforcer to get the sympathy of the netizen. So advice ko po sa inyo yan. In fact, meron pong grupong sindikato ngayon, grupo ito nis, I was once a victim of this. Testigo siyo that, remember? Oo. Now it can be told. Noong una, hindi ko muna sinabi na ako yun. Noong in-announce ko nito, yung nagkwento last year, ang estilo po niyan, nung in-announce ko yan dito, at pinost natin sa social media natin, marami nag-react na sila din naging victim. Mm-hmm. Ang estilo po nitong sindikatong ito, makinig ko kayo, marami sila sa isang van. At meron silang kasama na ipangangalandakan nila na PWD. Yes, oo. Pero, hindi po natin malaman kung talagang PWD kasi nakakalakad naman. Pero may hawak-hawak na papel, ready, very convenient, hawak niya agad yung papel niya at the right moment, at the right time. Ang nangyari is, tatlo kaming sasakyang convoy. Uh-oh. Galing sa probinsya pa uwi na. Pumunta kami sa isang restaurant. So, yung driver ko, pagbukas ng kanyang pinto, sinadya, so mayroon kasi nakatago eh, naghahanap sila magagandang sasakyan. Ah, okay. At naghahanap sila yung mga tipong kaya nilang mabuli na hindi sila papatulan dahil merong iniingatan. Mm-hmm. And they knew, because marami kami at meron kaming kasamang security, so they thought, ito, pwede itong bulihin. Oo. At that time kasi gunban.
and my security wasn't carrying a gun. Okay. So pagbukas ng pinto ng car namin, pero kami nasa loob na, biglang sinadyang binuksan nila yung pinto nila. Mm. So nangyari, nagsalubungan yung pinto, nagasgas sila. Oo. Kasi sinabayan nila eh. Hindi, actually, hindi gasgas yung dent, yung tusok lang. Oo, yung talagang halos hindi mo nga makikitang. Hindi, kasi pag bubukas yung driver ko, di ba? Pag bukas ng driver ko, sinabayan nila pagbukas, pak, so nagsalubong, natusok. Alam mong ginawa? Nag-iskandalo silang lahat. Nako. Ang iskandalo nila, kinempo nila nung papalabas na kami. Mm. So ang ginawa, nag-iskandalo, nagsisigaw. So after na nung ano, kumbaga... Nung una, hindi pa muna. Sabi, hindi yan, hayaan mo na yan. Tapos, nagbibidyo-bidyo na sila. Nung nakita na papalabas na kami, na marami kami, eto na. Nag-eksena na. Nagsisigaw na. Lumulund, habang nagbibidyo, yung lumulundag-lundag, yung parang excited. Yung parang talagang, ano eh, nagwawala sa sobrang tense. So, ayaw ko ng gulo. Nakita siguro nila yan. So sabi ko sa wife ko, sa mga anak ko, pasok na kayo sa sakyan. Huwag na natin patulan yan. Yung isang anak ko, si Ralph, mabilis. Kinunan niya video. Mabuti na lang. Nakunan niya. Oo. Sabi, hindi papa, kukunan ko ng video kasi baka may mabalikan tayo. Sabi ko, wag na. Si Ralph nakapag-isip. Kinunan niya video. So nakita doon yung pagwawala. So nung nakasakay na kami, wala na, nagwawala na. Magtawag ng police, magtawag ng ganito. Mm-mm. Bakit may security? Bakit ganito? Tawag, sigaw na sigaw. Oo. Hindi ko pinapatulan. So sabi ko, Odette, ayusin mo na lang yan. Lumapit si Odette. Ano bang problema? Eh, PWD. Umarte na ko. Umarte yung PWD daw. Nagdrama na. Umupo na para mahimatay na. Oo. Lumapit si anong connection nun dun? I don't know. Ano, diba? O, kasi atakin daw siya sa puso. Oo. Ano bang problema, Odette? E bayaran na lang daw yung gas-gas. Magkano ba yung gas-gas? 7,000. Oh my gosh. Alam mong ano talaga? 7,000. Alam mong modus. Kaysa makipagdebate ako, hinihintay lang siguro nila na ako'y bababa at lalantad. Mm-mm. And then pag lumantad ako doon, pag nakita nila yung mukha ako, yayariin ako doon sa video. Right? Oo. Now, hindi nila ako matrap sa ganun. Hindi ako bumaba. Odette, bayaran mo. 7,000. Pero ngayon, meron na akong, alam ko na. May pangontra na tayo sa ganyan. Ngayon, lahat ng driver ko, lahat ng mga kasama ko, may kanya-kanya kaming dalang video. Tama. May camera pa. In the event na mangyari ulit yan, mag-videohan na lang. Pagandahan na lang ng kuha. Buti nga si Ralph. And I always make sure may kasama ako magaling kumuha ng camera. Oo. Kasi ang camera hindi magsinungaling. Tama. Yung malinaw talaga, no, na... Teka diba? Lang ha, gusto mo ng ano, pangontra, eto. Nangyari din yan, one more time. Dito, malapit sa atin. So, nung palapit na ako ng TV5, nasagi yung, ano ko, yung side mirror. So, nahulog yung salamin. So, nung pinupulot ng driver ko yung salamin, meron isang lalaki, busina, beep, 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 beep. So, kinausap ng driver, sandali na nahulog nga po eh, hindi na nga kami magreklamo eh, doon sa nakahulog eh. Pupulutin ko lang po. Beep, 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 beep. Sigaw ng sigaw. Tapos sabay, video. Binidyohan kami. Alam mo ginawa namin? Bidyohan siya. Noong binidyohan siya, pinutakti siya ng mga video, sabay, boom! Oo, biglang. Kasi isa lang video niya, kami, lima ang bumibidyo sa kanya versus siya. Noong nakita niya, oops, binibidyohan ako. Alam mo ginawa niya? Sabay sarado ng salamin, harurot ng sobrang bilis na takbo. So, ang ibig ko sabihin lamang dito, pag kayo po'y binibidyohan, bidyohan nyo rin. Yan ang pangontra sa cellphone bullying. Mm-hmm. Always be ready para naman po maging patas ang laban. Kailangan meron kayong presence of mind pala ngayon, no? Yes. Na make sure na, sige, mag-videohan tayo pareho. Yung nangyari sa akin noon sa, yung sabi ko noon sa may bandang Bulacan yun, lesson learned, and I learned from that. Oo. And I paid the price. Nung mga panahon na yon, hindi ko pa masyado kabisado. Ngayon, alam ko na. Dami ko alam, dalamang cellphone video. Camera pa. Hmm. Diba? So, dapat pala make sure, tawag nito, maraming baterya yung cellphone nyo, huwag kayong malulobat para anytime. Make sure kayo, kung may kasama kayo, mas maganda, nakaredy rin po palagi yung inyong mga cellphone video. Para in case kung kayo po'y binibidyo, nagkaroon po ng mga untoward incident, binibidyohan kayo, have the presence of mind, nabidyohan nyo rin po. Para
kung halimbawa itinag po sa Rafi Turfo in Action Facebook page, patas po kami, don't worry. Ilalabas po namin yung video nung nagbibideo sa inyo, and then plus yung video ninyo, and then we will let the netizen decide kung sino ang tama. And then of course, kami rin po titimbangin namin, malalaman natin kung sino ang tama. In fact, yung kanina na pagsabihan ko yung tao, sabi ko, eh nagpo-provoke ka pare. Sabi ko, sir, ikaw ang nagpo-provoke, ikaw ang mali dito. Okay? Okay, at least maliwanag yun. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay anas at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:37 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa tagline nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ng stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Up. Ang oras 2:39 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Handa na ang pambato ng Pilipinas sa 2017 na Miss Earth na si Karen Ibasco. Sa kanyang huling post sa social media, nanawagan siya sa mga kababayan na isama siya sa panalangin dalawang araw bago ang big night ng 26-year-old Manila Beauty Queen. Nangunguna ngayon ang Pinay mula sa 85 candidates na may pinakamaraming medalya. Kabilang sa mga nasungkit ni Ibasco ang tatlong gold medal mula sa National Costume Competition, gayon din sa swimsuit competition at pagiging darling of the press. Nakakuha rin siya ng dalawang silver medal sa resorts wear at a long gown competition. Sinabi naman ni Ibasco na ibibigay niya ang 110% para makuha ang corona. Philippine Standard Time, 2:40 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update!
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Dahil doble ang kayo, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ng stress at pagod with Robust Energy Capsule by One Take One Promo. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot kayang halagang 15 pesos SRP per capsule per DOH FDA CFRR permit number 1380 series of 2016. Timeout muna sa stress at pagod. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Dahil doble ang kayo, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ng stress at pagod with Robust Energy Capsule by One Take One Promo. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot kayang halagang 15 pesos SRP per capsule per DOH FDA CFRR permit number 1380 series of 2016. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. ASEAN, now on air. ASEAN, the catalyst for positive change. Sharing new solutions and technologies to improve lives of ASEAN citizens. Again, we unite ASEAN member states together with the dialogue partners for the 31st ASEAN Summit and related summits this November. Get involved and know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. That's ASEAN on air. A bit of information about the Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change. Engaging the world. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem! Dishkarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, baked mac, pizza pandesal, fries. Ang madishkarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte. Number one na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming dishkarte. The best ka talaga, han! CDO Carne Norte. Sikretong sahog ng madishkarte. Yan ang mga taga-section D! Ha? Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayo mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa.
Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba
ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent, iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda air freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wenches Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At magandang hapon kay Sis Leian Angeles, nanonood daw po siya. At ganun din po si Mr. Rox David Apalisok, ito po pala ay avid fan ng Wanted sa Radyo ng Eat Right Diet. Magandang hapon. At si Mami Iza, ano to, Frontalogon ng Misamis Oriental. Ayan, at si Andrew Caberte ng San Mateo Rizal. At maging ito pong si Marife Payot Flores Bautista. At yung mga taga New York na si Josie Graban de la Cruz ng Deer Park, New York. At magandang hapon din daw po kay De La Rosa Garcia Joseph ng Quezon City. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At ganun din po kay Joseph Christian Ocumular, Leo Ling, sa mga taga-Riyadh si Limar Anairos, at saka si Gary Sanoy ng Korea, and si Nolgar Gardose ng Abu Dhabi. Magandang hapon po sa inyo. Okay. At sa mga gusto pong malaman yung social media account ni Idol, isa lamang po yung kanyang social media account para wag po kayong malito dahil may mga fake account po. Pero ito lamang pong at Rafi Tulfo in Action yung kanyang lehitimo, legit na account. Alright? At ang TV5 naman po Action Center, dito po kami matatagpuan mga kapatid sa TV5 Media Center Reliance, corner Sheridan Street, Mandaluyong City. At meron na tayong bisita. Sige, papasukin na natin si Mr. Raul Pedrera. Ito kasi Idol, si Mr. Raul Pedrera ay bumili ng bagong relo. Okay. Oo, brand new ito, automatic Seiko 5 na sinuot niya, pero nang kanyang isuot na daw po ito, hindi na umaandar. Gusto niya naman niya mapalitan ng bago. Ito pa ang pet malu. Yung pinambili niya ng relo, pinanalunan niya sa loto. Oo, yung 3-digit loto. Magandang hapon po, Sir Raul. Magandang hapon din po, Idol. Malungkot si Sir, kahit na nanalo siya sa loto. Congratulations po, nanalo kayo pala sa loto. 3-digit. Magkano po yung... 4-5, Sir. Winnings nyo. 4-5. Opo, Sir. So yung 4-5 na yon, ibinili nyo po ng relo. Opo, Sir. Ano po klaseng relo? Seiko 5 po, Sir. Seiko 5? Opo, Sir. Hindi lang 4-5 yung Seiko 5. Alam ko medyo may pagkamahal yun. Original ho ito. Uwan ko lang, sir. Kasi... Ayan yung Seiko 5. Akin na nga po, sir. Tingnan natin. Ba, napakagandang relo ito. Kumikintap-kintap pa. Automatic pa yan. Automatic. Gold-plated. Pwede ba isanla ito? Sa sanlaan? Okay. Ano pong problema sa Seiko 5 na ito, sir? Kahapon, sir. Binili ko yan sa kanila kasi hindi nga umandar. Tapos sabi nung sales lady na antayan nyo na lang doon sa labas kasi ipa... Alam po doon na doon sa opisina. Okay. Tapos nung sabi niya, binalikan ko, sabi niya, okay na daw yan. Okay na raw. Okay. Teka muna. Umaandar naman na po, sir, ito. Wala, sir. Mamatay din yan, sir. Kagabi pa yan namatay, sir. Andar patay. Pag kinakalog mo, andar. Pag kinakalog,
Ito, kinakalag ko ngayon. Parang meron click-click-click, gumaganon eh. Parang may mga loose. Loose ng tornilyo sa loob. Loose na mga tornilyo. Yan. Okay. So, ang gusto mo mangyari sa isoli na lang. Isoli na lang, sir. Para ma-enjoy mo naman yung iyong pinanulan sa loto. Opo, sir. Bili mo lang siguro mga pagkain, mga damit, sigurado pa, no? Opo, sir. Kaysa itong sarilo na sisirain. Opo, sir. Subukan po natin masoli ito. Lucky Charm. Aba, tama, no? Lucky siya sa loto. Pumunta siya sa Lucky Charm na tindahan. Yun nga lang, minala siya. Oh, sir. Di ba? Ma'am Eva Sia, maganda hapon po ng Lucky Charm Novelty Shop. Ma'am. Hello? Ma'am, maganda hapon po, ma'am. Oo. Si Rafi Tulfo po ito, ma'am, sa Radyo 5, sa Bante sa Radyo. Si Mr. Pedera po, bumili sa inyo ng Seiko 5. Eh, sirain daw po itong Seiko 5, dipalito po ang tawag nito. Kung sa kalye, sa salitang kalye, dipalito. Ang tawag sa mga rilong sisirain na one day lang, sira na agad, tapos may kumakalog-kalog na para mga tornilyo sa loob pag kalugin mo. So ma'am, ibabalik niya po itong reel, pakibalik niya lang po yung kanyang 4-5 kasi pinanlo niya po yung palang perang yan sa loto. 2,000 lang sir yung na, ano, yung nabili ko. Ah, 2,000 lang to? Oh, yung 4-5 yung napadalunan ko sa ano. Surprise. Ah, so meron pang 2-5. 2,000 lang to? 2,000 lang yan sir. Ah ma'am, 2,000 lang pala ito. Oh, mura na kung 2,000, 2,000. Mura. Dalhin siya rito. Dalhin siya rito. Para anong kakausapin natin, di ba? Kung palitan o sole, okay lang yun, di ba? Okay. Dali na lang siya muna dito. Kasi wala ako kita yung dilaw eh, di ba? Oo. Wala kita eh, ma. Oh. Pero alam ikaw na ito, ikaw tinda peke, ito bawal. Hindi sa ako yun, tindahan, sir. Hindi ikaw ari tindahan ito? Hindi. Kasi bantay lang ako eh. Dalawang alaw pa lang ako bantay dito. Ah, okay. Ito bantay. Hindi ko alam anong problema sa ako, di ba? Dalanin dito para sa usap din natin. Okay. Pero ako bigay warning iyo para sa susunod, alam na ikaw gawa. Huwag kayo tinda, peke, para kayo hindi roon problema. Okay, ma'am. Pero ako, ngayon pa lamang ako, pasalamat iyo. Salamat po, ma'am, ha? Okay. Pupunta dyan si Mr. Pedera. Okay. Okay, salamat po. Magandang hapon po, ma'am, ha? Okay. Di palito ang tawag dito. Fake po ito. Ay, hindi ko naman alam sir na fake sir. Kung alam ko pa lang, hindi na ako bibili. Pangarap daw kasi ni tatay na na magkarilo. Kaya anong manalo pala, kaya siya bumili. Kaso nga, palyado naman. Hindi ko naman alam na ano. Bumili na lang po kayo ng mga tunay na mga relo. Hindi na ako magbabanggit ng mga brand. Meron dyan eh, sa halagang 2,000. Yung mga tunay talaga. Yun nga lang, walang mga pangalan. Pero totoong relo. Pero di kalidad naman. Diba? Sige. Balik natin kay tatay. Tay, sasamaan po namin kayo. Opo, sir. Para masiguro mabalik sa inyo yung 2,000. Next time, huwag ka nang bumili ng mga fake. Yes, sir. Fake yan. Okay? Sige, thank sir. You. Salamat, sir. Thank you po. Puso nga talaga yung mga fake ngayon eh. Lalo naman papasko. Puso kaya ako, Nings, kuminsan. Ayoko nang bumili na mga branded na mga damit at sapatos sa abroad. Mm-hmm. Sa mga damit, kumari magpatahin na lang ako. Ah, oo. Para mas, ano pa, sakto sa... Kuminsan, gusto ko kung kaya na magpatahin ng sapatos, papatahin na lang ako. Kasi bibili ka ng branded. Hindi, totoo. Bibili ka ng branded sa abroad. May presyo. Ha? Pagpunta mo rito, punta ka ng Divisoria, yung binayaran mo doon kunyari na halagang 10,000, sa Divisoria, 500 pesos lang. Oo, gayang-gaya, no? Hindi naman masyado. Pero sa biglang tingin, A, parang, ano? Parang, diba? Diba? Pero mga after ilang weeks lang suot mo, sira naman na. Diba? Sige, meron tayong bisita. Si Miss Mary Grace Nano, andito siya para makausap yung kanyang dating kinakasama at para makuha na rin yung kanilang anak na 6 years old at hindi sila kasal naman. Apo. Ma'am Mary, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Alright, so live-in partner niyo po ito dati at yung anak niyo po ay below 7 years old. So dapat po talaga mapunta sa inyong bata. Eh bakit po nagmamatigas itong si Mr. Jerickson Marikit ay ibigay sa inyo? Kasi ano po, sabi niya po kasi hindi daw niya bibigay kasi malamal daw yung anak namin at ano daw, mag-asawa na daw ako. Para hindi daw ako makialam sa anak ko. Yung po inano niya, mag-asawa na daw ako. Yung anak ko daw, sa kanya daw yung anak ko, hindi daw niya bibigay yung kahit ano daw mangyari, lalaban daw niya anak ko. Ano bang pinag-aawayan ninyo?
Sir, kasi po nung nagpunta po ako sa Lebanon, kung ano po sinasabi niya, pero ang usapan po kasi namin, sir, nagkaroon po kami ng agreement sa DSWD na sa nanay ko po yung maiiwan yung anak ko. Pero nahihiram naman po niya, kaya lang yung po hindi niya binabalik yung anak ko din, palaging okay. Ganun. Halimbawa, ma'am, makakaharap niyo ngayon si Mr. Jerickson Marikit. Ano pong sasabihin niyo sa kanya? Kunyari lang, makakaharap mo siya. Opo. Ano pong masasabihin mo? Nakikiusap na lang po ako, sir, na balik niya yung anak ko. Wala na bang posibilidad na kayo magkabalikan alang sa bata? Wala po. Bato ba kayo nagkaiwalay? Kasi sir, wala naman din po siyang regalo na trabaho, tsaka masama palagi iniisip niya nung nasa Lebanon po ako. Iniisip niya palagi may lalaki daw ako. Ganun po palagi iniisip niya. Tsaka ano, hindi niya rin po binabalik, hindi niya po dinadala yung anak ko sa nanay ko. Ganun po palagi niyang ginagawa. Lagi niya nila. Pero kailan ko kayo huling nakita ni Jerickson? Nung 2015 pa po. 15, 16, 72 years ago. Pinapangarap niyo po bang makita siya bago magpasko man lang? Makaharap siya face to face? Kung makakaharap po dahil sa anak ko, para lang po makuha ko yung anak ko, makita ko yung anak ko. Kasi miss na miss ko yung anak ko. Siya ho, hindi niyo nami-miss? Wala? Kasi sobrang po ginawa niya. Eh, halimbawa nakita niyo siya at makikiusap sa inyo na maayos. Makipagbalikan sa inyo. Halimbawa lang. Hindi na. Tumatawa si mom na umiyak. Ayaw niyo na. Ayoko na po. Papasukin niyo na nga si Mr. Jerickson Marikit. Iyon naman pala. Ayun naman andito pala eh. Ayan, oh yan, pwede siyang pagtabihin. Tabihin mo sila, okay lang pagtabihin. Alive na alive. Na-surprise kayo, ma'am? Ayun. Oo, ayan naman pala. Ayun naman pala. Si sir, paupuin si sir. Bigyan na po, paupuin doon si sir. Na-surprise ata siya, no, wala siyang kamalay-malay. Hindi niya akalain. Hindi niya akalain na magkikita sila ng anak niya. Salamat po, Mr. Jerickson Marikit, sa pagpunta. Apo, sir. Hanga po ako sa inyo dahil pinakita niyo po na meron kayo isang salita dahil nangako kayo pupunta at talagang tinupad niyo po yun at napagbigyan po itong kahilingan ng inyong dating live-in partner. Kumusta po kayo, sir? Okay lang po, sir. Salamat. Ilang taon na po yung anak niyo? 6 na po, nung 31 po nag-6. Kailan po kayo huling nagkita, Miss Grace, ng inyong anak? Okay. Sir, Sir Jerickson, ano pong gusto mo sabihin? Ayan, magkatabi na kayo. Ang akin lang naman, sir, eh. Di naman po... Ayusin mo yung mikropono ni sir? Hindi naman po sa akin nakikinig to. Lagi po sa nanay niya. Ayaw naman po sa akin magtanong kung ano nangyayari. Sinasabi ko naman po sa kanya, ayaw pa rin kung ano po nangyayari sa bata. Sige, gusto niyo hubang mag-explain? Pwede, bigyan kayo ng 5 minutes pag-usapan yung problema niyo. Baka maayos natin ito dito. Yung ito, yung medical ni Chukoy nung... Sige, yung microphone nila sa 2016. Yung picture lang hindi ko na ano, oh. Iyan nga, ipinuntahan. Si nanay umaate ng PGS kasi ito yung sinampa mo, nireklamo mo na minamaltrato ang anak sabi, po. Ang sabi nga kasi, di ba, nadapa. Paano nadapa na sa loob yung mga sugat sa tenga? Ito nga, nung nasa DSWD kayo, kausap, tumawag ako mula sa Lebanon, tinawagan ko yung nausap ko anak ko, sabi ko sa kanya... Anak, huwag kang magsisinungan. Magsabi ka kay mama, huwag kang matatakot kay Tita Carla. Hindi naman yung nagsisinungaling, natatakot nga lang. Alam mo yung anak mo, ikilala mo yung anak mo. Sinabi ng anak ko na hindi yung Tita Carla niya may gawa. Sa pinto daw yung nagasgas. Pinto? Sa loob ng tinga. Dito sa loob yun. Okay, no? Sir, pinagbibintangan mo si Miss Mary Grace na nananakit sa inyong anak? Hindi po, ma'am. Yung, ay sir, yung kapatid niya po. Sinasaktan? Eh, opo. Eh, sinasabi ko lang po sa kanya, eh parang... Ah, kapatid niya, hindi siya. Hindi po siya. Okay. Miss Merigis, napagsabihin niyo ng kapatid niyo tungkol doon? Opo. Kasi okay. Sir, meron na nag-usap na rin po sila sa testa okay. Holiday. It doesn't matter. Yung pananakit is pananakit. Wala ako pwede ibigay na dahilan niyo kung bakit sinasaktan yung bata. Para sa akin, kahit na sabihin natin pili yung bata, kahit na may ginawang mali yung bata, hindi dapat sinasaktan ng bata. Period. Opo, hindi po talaga. Good. Opo. Mali yung ginawa ng kapatid mo, dapat pagsabihan siya. Kung kinakailang kakasuhan siya, kung gustong kasuhan ni, ayun nga po, sir, ni sir, sir, pwede yun. Ayun nga po, sinabihan po ako nung Child Protection Unit po sa PGH, makukuha ko daw po yung bata kung kakasuhan ko po yung tita, yung nanakit po. Eh, inisip ko naman po, may mga pinagsama naman po kami. Nagsama naman po kami sa isang bubong, isang plato kinakainan namin. Kaya inisip ko na lang po na huwag ko na lang po kasuhan. Tapos po nung ang bait mo naman, so okay na, isusurindi mo ng kusa. Para matapos opo, ng problema. Opo, sir. Para sa kanya, ano naman po ako eh. Inaano ko naman po siya. Ang akin lang naman po, kinausap ko yung bayaw ko. Sabi ko po sa bayaw ko, pag dumating si Grace, kahit plastika na lang sa harap ng bata, okay kami. Para makita lang ng bata na buo yung mama, papa niya. Chukoy, ano sasabihin mo kay mama mo?
Ang galing ko. Sige, pasalita mo yung bata. Maganda to ah. Oh. Gusto ko kay Papa. Doon pinapalo ako. Kay Papa hindi. Yung isa pang gusto mong mangyari. Sige, ilapit mikropono sa bata. Sige. Yung gusto mong mangyari sa amin ni mama mo. Magbati na kayo. Lang naman po, sir. Ma'am, hindi siya tinuturuan ha. Sige. Anong gusto mangyari, boy? Anong pangalan itong bata? Marley po. Marlene? Marley po. Marley, anong gusto mangyari, Marley? Anong request mo? Gusto ko magbati na sila. Bakit gusto mo magbati sila? Para masaya na ako. Wow! Damn! Napakatalinong bata. Ma'am, Mary Grace, hindi ka na-touch doon? Hindi kasi, sir. Gusto raw niya magkabalikan na kayo para maging masaya na siya. Sir, dati po kasi sir, talagang okay na sa akin na magkaayos kami bilang, sige, maghiwalay kami na maayos, maging magkaibigan na kami. Kaso sir, sa dami niya pong ginawa, paulit-ulit niyang ginawa na kinukuha niya anak ko. Ma'am, excuse me. Ma'am, mahal niyo ba yung anak niyo? Sobra po, sir. Sobra. Gagawin mo lahat para sa ikaliligaya ng anak mo? Opo, sir. Okay, sinabi mo yan. Now, gusto raw niyang lumigaya at yung kaligayahan na yun ay ang request niya magkabalikan daw kayo. Pero yun, sir, ang hindi ko po magagawa na magkabalikan kami. Hindi na po. Sabi mo sa kanyang diretso, sa anak mo, ayan. Kasi mayroon siyang sinabi sa inyong diretso. Kausapin mo siya. Sige. Anak. Ano yung mikropono ni ma'am? Kausapin mo siya kasi sinabihan, nagsalita yung anak mo. Magsalita ka rin sa kanya. Ako, anak, alam mo naman, di ba, sinabi ko na yun dati sa'yo. Hindi na kami magkabalikan ng papa mo. Dahil sa ginagawa niya paulit-ulit na pagkuha sa'yo. Dahil nga paulit-ulit nasasaktan diba? Yung bata, kaya kinukuha ko. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo maging maligayang anak mo? Wala ka na nga, wala pa ako. Lola at lolo lang nag-aalaga. Ayaw mo may padama na may nagmamaliis ng magulang sa anak mo? O di ba? Sabi mo, nasabi ko lang ako, gusto mo nasa Cavite yung bata. E paano yung wala ka na nga, wala pa ako? Wala ka sa Bicol. Nung nasa Bicol ka, kinuha mo ang anak ko, nasa Bicol din. Sandali, mamakasin ko ulit ha. So, ang pinakakasalanan ni sir... Kaya nakipaghiwalay ka na sa kanya ay dahil lamang kinukuha niya palagi yung anak? Opo. Yun lang po. Yun lang? Hindi dahil siya'y babaero? Wala po yan regular na trabaho, sir. Sandali lang po. So, walang regular na trabaho? Palainom po. Palainom? Tatay mo kainuman ko lang. Okay, tatay kainuman. Hindi lang tatay ko kainuman. Sandali lang, okay. Pero hindi siya babaero. Hindi siya ng babae. Yun lang po, hindi ko alam, sir. Maliban sa pag-iinom, wala na siya ibang bisyo. Yun nga lang, walang trabaho, na regular. Wala pong regular trabaho. Ma'am, kayang gamutin yun. Nagagamot po yun. Yung walang regular trabaho, madaling gamutin yun. Trust me. Yung pagiinom, nagagamot din po yun. Ang hindi nagagamot lang, mahirap gamutin, ay yung drugs. At yung pagiging babaero, medyo mahirap gamutin yun. Pero yung walang trabahong regular, may gamot po dyan. Yung pagiinom na inom, may gamot din po dyan. In fact, yung kainuman niya pala, tatay mo, yung tatay mo lang mismo ang magsasabi sa kanya na huwag na tayong uminom, iho. Tapos. Ma'am, yung mga isinosolve namin problema or may yung mga problema hindi lapit sa amin dito, mas matindi ho ng 10 times na nahuli nila yung kanilang mister na ng babae na si mister, nagdala ng babae sa loob pa rin mismo ng pamamahay nila, sa loob pa ng kwarto at kama nila ng babae si mister, gumawa ng kagaguhan, katarantaduhan, nagda-drugs. Yun po yung mga matitinding mga problemang hindi na kami makikialam, hindi na namin pakiusapan na magbalikan pa. Pero ito po, yung kasalanan ni Mister, mababaw ma'am kung ikukumpara po doon sa mga ibang lumalapit sa amin na problema kung bakit nagkakahiwalay. Mababaw. Unless kung meron ka pang ibang malalim na dahilan, ba't ayaw mo na sa kanya? Yung anak mo na ikiusap sa iyo. Why not give it a second chance? Sorry mama, I have to ask you this. Maliban na lang kung meron ka ng iba. Hindi po, sir. Pero talagang yun po. Simula meron ka, meron ka na ba hubang iba? Wala po. Meron hubang kay ibang boyfriend? Wala po. Aside from him? Wala po. Sir, wala. Wala siyang iba. Oh, yun naman pala. Ma'am, ang babaw. Di ba, Nis? Ang babaw. Si sir, oh, naluluhan na, oh, namumulang mata niya. Ayaw mo? Ayaw. Dahil lamang walang regular trabaho? Sa paulit-ulit niya ginawa na pagdukot pagkuha sa anak ko, sir. Ma'am, dapat nga maging masaya siya na kinukuha yung anak, di ba, para ipadama nga. Ang pagmamalang isang sige, magulang. Sige, sagutin mo. Diba? Sir Jerickson, bakit mo pa ulit-ulit na kinukuha yung bata? Kanina, saan niya kinukuha? Sa nanay niya ko po. Sa nanay? Ang babaw, sorry ha. Siyempre, tatay siya, kukunin niya yung bata.
karapatan niya yung kukunin tapos ibabalik din naman sa'yo pagdating mo rito. Hindi na po naman niya kasi sir, kagaya nga nangyari. Mami, doesn't matter, tatay siya mami. At saka gusto naman ng bata, maliban na lang kung kinukuha niya yung bata, na ayaw ng bata, pumapalag. Pero kung hindi naman pumapalak ang bata at gustong-gusto, nakita mo naman, narinig mo, sinabi ng bata, gusto niya kay tatay dahil hindi niya sinasaktan. What's wrong with that? You should be happy. In fact, ang reklamo nga niya, sinasaktan daw siya doon sa side mo. Dito sa kanya, hindi siya, sa tatay niya, hindi siya sinasaktan. Narinig mo eh. Ayaw mo pa rin. Okay. What will it take? Napangiti ko na si ma'am at least. Ano po ang pwedeng gawin? Ano pong gusto niyong gawin ni sir o mangyari na para magbagong isip niyo at kayo po'y magbalikan, patawarin mo siya at bigyan mo siya ng second chance? What will it take? Sir, mapapatawag ko naman po siya, sir, sa pagkuhan niya. Pero, isang tanong lang, ano nga po ang pwedeng gawin sa ngayon? Ang pwedeng gawin niya o dapat mangyari para magbagong isip mo at makikipagbalikan kay Sir Jerickson? Ano po? Yung pakikipagbalikan, sir, mahirap po, sir. Pero papatawad, sir. Makakapagpatawaran pa kami, sir. Pero yung pong makipagbalikan, hindi na po, sir. Okay lang yun. Okay. Well, sir, hindi namin pwede palitin si ma'am. Para, sige, para gusto mong salita. Bigyan ka na, Mr. I'll give you 2 more minutes. Para lang sa bata, di ba? Kahit plastikan pag ano. Pwede naman makipagplastikan lang. Pwede naman magharap tayo, magsama siguro kung minsan. Pwede naman. Para sa bata lang. O sir, okay sa'yo? Basta pag-aalis ka, umari, ako nalang mag-aalaga sa bata. Ayun lang ano ko. Sir, matanong ko lang, bakit po kayo walang regular na trabaho? Sir, nagtrabaho po ako sa Angnam. Saan po? Sa Angnam po, ano? Sa may EPSA. Packaging house po, sir. Hindi, kaya nga, bakit hindi po regular yung pagtatrabaho? Palaging nawawalan kayo ng trabaho kung tama yung sinasabi niya, hindi regular. Opo, kasalanan niya rin naman po yun, sir. Bakit kasalanan niya? Dahil po nung okay pa po kami, nasa Bicol pa po kami, nang kala ko po magtutulungan kami, humihingi po ako sa kanya pandaw ng tricycle noon para babiyahin na lang po ako. Ako na po bahala maghulog monthly. Okay. Sumangguni pa po siya sa nanay niya. Okay. Ayun po, hindi rin na ano na magtulungan kami noon. Alam niya po yun. Ba't kinakailan pa konsultahin mo para sa kapakanan po ng pamilya at kailangan niya ng tricycle at yung tricycle naman gagamitin naman niya pambiyahe para pangsuporta sa pamilya at sa anak? Hindi sir, ganito po kasi yan sir, sa nangyari po sir. Ako po kasi, nung unang punta ko po sa Lebanon, may nangyari po sa akin, sinaktan po ako ng amo ko. At that time, uwi na po sana ako, nagpupubilit ako umuwi sa Pinas po para mag-apply na lang po. Hindi man, pakishortcut, bakit hindi po natuloy? Pero dahil po sir, nanghingi siya sa akin una po ng pera, sabi niya padalang ko siya, instead na ako na magtatrabaho sa ibang bansa at malayo sa anak ko, sa anak namin, siya na lang po mag-abroad. Sabi niya sa akin, padalang ko siya ng pera para siya na lang po mag-abroad. Sabi ko, sige, kung talagang yan ang gusto mo, at ako na lang mag-aalaga sa anak natin, sige. Pinadala ko yun ng pera, sir, pero ni ID po, sir, hindi nakapagpagawa. Nasaan yung pera? Magkano po padala nyo? 4-5. Every month yun, di ba yung 5,000 po yun, sir, nung time. Magkano lang po ang sahod ko nun, sir? Magkano lang sinasahod ko? Nagpapadala pa ako sa nanay ko kasi tinutulungan ako nanay ko. Wala namang ibang nanay ko, tumutulong. Alright. So, ngayon, ito na lang po, para matapos na tayo. Yung bata na lang. Anong pangalan ulit ng bata? Marley po. Marley, lapit ang mikropono. Okay, pasensya ka na at narinig mo lahat ng pangyari ito. At narinig mo yung sinasabi ng tatay mo at nanay mo. Gusto ko ikaw magsalita. Anong reaction mo? Ano gusto mo daw? Gusto ko kay Papa. Bakit kay Papa? Ba't hindi kay Mama? Ayan, yakap-yakap ka ni Mama. Mahigpit ang yakap niya sa iyo. Bakit gusto mo kay Mama at ayaw mo kay Papa? Ay, bakit gusto mo kay Papa at ayaw mo kay Mama? Gusto ko yan kay Papa kasi kay Papa hindi ako pinapalo. Sino bang pumapalo sa'yo dati? Si ano po? Si Lola. Lola? Lola ni Mama mo? Na mother ni Mama mo? Ba't ka pinapalo? Palagi ka pinapalo? Ha? Pinapalo ka palagi? Apo. Kay Papa, hindi ka pinapalo? Hindi. Kaya gustong-gusto mo kay Papa? Nay! Narinig mo? Yung anak mo? Gusto niya sa tatay niya? Ako naman po, sir.
bago kahit yung medyo malaki-laki na po anak ko, sinasabihan ko naman po nanay ko, ayoko pong isport din ng anak ko at palaking matigas ang ulo. Kasi ganun po ako lumaki sa tatay ko eh. Hindi po ako, hindi kami lumaking barumbado o ano, palaban sa magulang. Kaya sabi ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko, kung matigas ang ulo, pagsasabihan ninyo, papaluin nyo sa puwet, ayoko lalaki sila. Ayoko na sumasagot-sagot ang anak ko. Maski na alam nyo, ma'am, lumang tugtugin na yun yung pinapalo yung mga bata pag nagkamali, pag pasaway. Yung a happy child is a child na palaging napapakitaan ng pagmamahal ng mga magulang. Diba, Nins? Kung meron mang kasalanan yung bata, kinakausap pa din ni diplomasya. Opo, sir. Yung punong-puno ng pagmamahal, he will grow healthy, he will grow when he grows up, he will be a successful man or woman. Yung bata na palagi sinasaktan, paglaki niyan, rebelde yan sa inyo. Magrebelde yan sa lola, magrebelde yan sa nanay, kung sino man nanakit sa kanya. Kaya nga po sir, gusto ko ako magkakalinga sa anak ko para magabayan ko ng pero at least nakita mo, ma'am, ha, na maganda ang trato ni Sir Jerickson sa iyong anak. Wala kang wala naman pong duda sir doon sa ano. Good. Alam ko naman po kahit nanay ko, mga kapatid ko, sinasabi lang asikaso niya yung anak namin sir. Okay, sige. So, babalik ka pa ba ng Taiwan? Di, saan ba yung Vietnam? Sa Lebanon. Babalik ka pa Lebanon? Di na. Babalik pa po ako sir, kaya lang ano, ngayon po, nakabakasyon na po ako ngayon sir. Kailan hong balik nyo sa Lebanon? Sa Aventi po. Pero may plan na rin po ako mag-stay na rin po dito. Okay. Kasi ma'am, kung babalik kayo, Ako mismo, ilalakad ko na itong anak ninyo mapupunta kay Sir Jerickson. Dahil, kasasabi lang niya po, siya po'y sinasaktan ng nanay ninyo. So, ako po mismo ang gagawa ng paraan, mapupunta kay Sir yung bata. Trust me. And I will do that. Sorry, mama, magalit ka sa akin kung magalit ka. Pero kung ikaw ay mag-stay dito, at ikaw mag-alaga sa bata, then you can have your child, by all means. Pero kung ikaw ay aalis sa 20, gusto ko po, pagdating ng 21, turn over yung bata sa tatay. Gagawin kong lahat na magagawa ko, lahat ng mga kinaukulan, kakausapin ko, matransfer yung kustodiya sa tatay kaysa sa lola na nananakit. Wala ko lang po, sir. Wala namang ano sa nanay ko po na ano. Sinabihan ko, kinausap ko it na po nanay. It doesn't matter, ma'am. Basta't yung bata lang salita, hindi magsinungaling bata. Sinabi niya, ayoko sa iyo, hindi ka exactly, kay si lola, sinasaktan ako. Si tatay, gusto ko, hindi ako sinasaktan. Kaya nga, pag umalis ka, ayoko mapunta siya sa lola niya. Kay tatay siya. Para maliwanag. Ngayon, nandito ka, hanggang 20, sige, sa iyo yung bata. Clear? Yes, sige po. Sir? So, sir, kapag siya umalis, sabi mo sa amin, pagdating po ng 21, transfer yung bata sa iyo. Pero kung hindi siya alis, sa kanya bata. Papasya lang ko na lang po. Madaling kausap ka, sir, ha? Gusto ko yung ganung ugali mo. Ngayon lang po yan, sir. Okay. So anyway, kamayan lang siguro kayo. Pwede ba magkamayan lang kayo? Kamayan. Ayan. Pwede yung hug para pakita sa bata. Sabi niyo, maski plastikan na, sige, hug lang. Sama na muna kay mama. Sige, sir. Sabi niyo, plastikan na, sige, hug mo si Mrs. Sige. Ayaw po. Hindi, gusto yan. Gusto. Sige, para sa bata, di ba? Dapat kiss gusto. Na lang, sir. Sige, kiss. Sige. Oh, kiss na lang. Kiss na lang, kiss. Bakit sa noo? Parang hindi naman kayong walang pinasama. Sige, kiss mo sa... Sige, kiss mo. Lapit mo. Sige, lapit. Hindi, seryoso ako. Para alangan sa bata. O, nakatingin yung bata. Sige. Oh. Kiss mo naman mama mo. Good. Okay. Mama and papa, kiss din. Di ba sabi niyong plastikan lang? Sige, isa lang. Ikaw naman eh. Okay. Palapakan mo, ay, nako. Okay na. Sige, ma'am, salamat po sa pagpunta, ma'am Mary Grace. Maraming salamat po, sir. At yan na po, hawak niya ng baby niyo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po, Madam Mary Grace. Good luck po. Sir Jerickson, salamat po at good luck, sir. Pero yung usapan natin, ha, pag umalis siya, babalik yung bata sa iyo. Pero kung hindi na siya alis, sa kanya na. Okay, sir? Ma'am, magandang hapon po sa inyong dalawa. Tara! Wonder! Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men,
3K battery there to compare? CDO Carne Norte, hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga kapatid, ang Organic Azay Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azay Berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:21 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guru. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa kudong ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat-sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Ang oras, 3:22 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Kanselado ang concert sa Pilipinas ng Korean King of Pop na si Rain. Nagsorry ang producer ng Rise to Shine benefit concert na nakatakda sa nang maganap sa Araneta Coliseum ngayong gabi. Ayon sa producer, huli na nang malaman niya na hindi nabayaran ng buo ang talent fee ni Rain dahil sa pagbabackout ng mga investors at sponsors sa Korea. Una nang inanunsyo sa opisyal na website ni Rain na kanselado at rescheduled ang kanyang benefit concert dahil hindi umano nasunod ng organizers ang kanilang kontrata. Hindi naman na binanggit sa announcement kung kailan gaganapin ang nasabing benefit concert ni Rain dito sa Pilipinas na sinasabing mapupunta ang kinita sa mga biktima ng krisis sa Marawi. Samantala, sumuko na sa militar ang 8 miyembro ng New People's Army sa Sultan Kudarat. Ayon kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang commander ng 33rd Infantry Battalion, sumuko ang mga rebelde. Isinuko rin ng mga ito ang dalawang M16A1 assault rifles at dalawang malalaking improvised na bomba. Sinabi ni Captain Rogelio Agustin Jr., commanding officer ng Charlie Company 33rd Infantry Battalion, nagdesisyon ang mga rebelde na sumuko na dahil sa matinding pagod at gutom sa kabundukan. Philippine Standard Time, 3:24 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ang Taxi Squad member Victor Harina may kaluwagan at ginhawang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue mula Quezon City Circle hanggang Batasan sa magkabilang panig. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Prado Francisco, stop and go ang usad ng mga sasakyan sa Shaw Boulevard flyover hanggang makarating ng wak-wak. Ngunit muling bibilis paglampas sa lugar hanggang sa pagsapit ng kalentong JRU habang banayad ang kabilang direksyon sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Victor Harina at Prado Francisco para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ang stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your help means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a yeast. It's health and beauty is what you seek. Healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Naintindihan ko sa buhay,
di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon. Lalo kung ang dahilan ay celebration. At alam kong epekto sa kitadulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain ng mayaman sa Purine. Itong Purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong celebration, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Ang oras, 3:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry every day for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU Drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ano mang araw, i-Sabado Nights na. Mag San Miguel Pale Pilsen na. Sarap ng uri, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, i-Sabado na. I-Sabado Nights. Drink responsibly. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU Drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili.
Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa kudong ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. ASEAN, now on air. ASEAN member states and dialogue partners come together to strengthen relationships for growth and progress. The 31st ASEAN Summit and related summits will happen this November. ASEAN 2017, partnering for change, engaging the world. Know more about ASEAN 2017. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for more details. That's ASEAN on air. A bit of information about the Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change, engaging the world. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ng laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan! Ang pagod, knockout sa atin yan! Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Dahil doble ang kayod, doble din ang kailangan mong lakas. Labanan ng stress at pagod with Robust Energy Capsule. Buy one, take one promo. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Per DOH, FDA, CFRR permit number 1380, series of 2016. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. We're transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Walang pag-asarap ang paborito ng programa. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, sige, oo, meron tayong bisita, si Mr. Josephine Castell. Tama ba ako? Kasi German daw yung kanyang... Mister? Oo. Sino sana yung bingit? Tama ba? Hindi pa naman ako nagsasalita, ma'am, na may... Ah, hindi ba? O sige. Anyway, si Miss Josephine Castell, ay kaya siya andito, idol, eh, para makausap yung taong inireklamo niya dahil meron siyang mga alagang baka. Anim ng mga alaga niyang baka. Okay. At kabayo. Oh. Kaya nga lang, eh, na kumaga na nga mamatay na ito at nangangayayat niya dahil ubus na daw yung mga damo sa Mariveles, Bataan at gusto niya itong dalhin na sa Bulacan. Sige. Oo, Ma'am Josephine, yun. Magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. Okay. So gusto niyo po maibiyahe ang inyong mga hayop, alagang hayop, opo, baka at kabayo. At itatransport niyo po papuntang Bulacan. Opo. Saan po yung mga hayop nyo ngayon? Ngayon po ay nasa Bataan Bagak po. At gusto nyo dalhin sa Bulacan? Opo, nasa kalsada na po sila nung pang 29.
So gusto niyo po maisakayan sa truck ni Mr. Tortosa? Opo, hindi ko nga din po akalain na siya po yung inarkilan ng mga kasamahan ko po. Hindi naman po ako nag-arkila sa kanya. So hindi po kayo happy sa pag-arkila sa kanya? Okay naman po, basta lang po ba kukunin niya yung alaga ko po. Wala pong problema, siya lang po nagkaroon ng problema, sir. Sige. Mr. Lito Tortosa, magandang hapon po, Sir Lito. Tayo dito mga tao niya. Sir. Okay, so sir, andito po si Miss Josephine. Sir, magandang hapon po, sir. Opo. Sir, si Miss Josephine po andito at gusto raw niya pong mahakot po ninyo yung kanyang mga alagang baka at kabayo madala po sa kanyang lugar sa Bataan. Sa Bulacan. Opo, ma'am. Opo, sir. Ang akin lang po, sir, nagulat lang po ako, sir. Bakit dinala pa po niya dyan? Wala po naman problema sa akin, sir. Okay, solved. Okay na. Solved na, sir, ha? Sir. Okay na, sir. Masosolved na. Pumapayag na kayo. Opo, basta kahit po yung bayad, ipadanin lang po niya sa mga tao niya. Wala po naman problema sa akin, sir. Oo. May konting bayad, may bayad lang. Wala naman pong problema yun, sir. Nag-aantay po sa kanya yung mga tao doon. Wala rin problema sa bayad, Sir Lito. Opo, maupo, sir. Sa akin nun po. Bakit nga gulat nga po? Dinala pa niya doon. Napakalit na problema lang ako. Okay, so, solved na, sir. Ma'am, solved na. Okay na po. Eh. Okay. Okay, salamat, sir, ha. Sir Lito, ang bilis niyong kausap, sir. Mabuhay ka. Palakpakan mo si Sir Lito. Madaling kausap to si Sir Lito. Yes, sir. Salamat, sir, ha. Idol po naman kita. Buti-buti nakausap po ita. Kayo po ang pet malo. Madali kayong kausap. Salamat, sir, ha. Ma'am Josephine, okay na. Solved okay na. Po. Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Ma'am Josephine. Kung talagang ahakutin niya dahil po nagpangako po siya na akutin niya nung 29, hindi niya po hinapot. Pero ma'am, akutin na kasi kami na hong mamamagitan. Sige po, sir. Para masigurado. Okay po yun, sir. Yes, ma'am. At wag lang niyang haharasin po yung aking mga alaga. Hindi niya po gagawin yun. Kami hong bahala. Okay po. Ma'am, magandang hapon. Maraming salamat po, God sir. Bless po. Maraming bless salamat, po. Idol. Thank you po. Okay. Ma'am, bilis kausap sila. Okay. Yan lang naman pala. Yes, ma'am. Mm-hmm. Salamat okay. po. Okay, at may isa pa tayong complainant, si Mr. Ramon Romerosa, isa po siyang taxi driver. Gusto lang po niyang makuha yung kanyang motor na ayaw daw pong ibigay ng kanyang operator dahil sa aksidente na nangyari sa kanya at gustong ipambayad, na gustong ipabayad sa kanya. Parang ginagawang collateral. Okay, sana si sir? O, papasukin na natin. Si Mr. Taxi Driver. Miss. Nasaan ko ba? Sige. Kasi nagalit. Good afternoon po, sir. Sige po, sir. Good afternoon po. Sir Ramon. Yes po. Ang inyo pong motor ay sinequester, inimbargo, kinumpiska ng inyong boss. Apo, sir. Okay, si Mr. So. Mr. Ryan So, operator. Magandang hapon po. Sir Ryan. Mr. So. Good afternoon po, Mr. So, operator ng Christian. Apo, sir. Apo. Sir, andito po si Sir Ramon at apo. Inireklamo niya po yung pagkumpiska niyo ng kanyang motor. Oo nga po. Sir, bawal po yan. Pwede ho kayo makasuhan ng car napping yan or motor napping o pagnanako ng motor. Ang samin sa akin, sir, ang wala naman ho problema, ibibigay ko naman sa kanya yung motor. Pero magbigay din naman po siya sa amin ng ano kasi binangga po niya yung taxi namin. Sir, hindi ho pwede. No can do. Kasuhan niyo po siya kung ano po yung legal na paraan na para ma-recoup o mabawi niyo po yung gastos para sa pagpaprepair ng nasira niyang taxi ninyo. Ano po? Pero hindi niyo po pwedeng i-hold yung kanyang motor because of that dahil kayo po'y mababaliktad, kayo po'y makakasuhan. Alam niyo po yan, sir. Alam niyo po yan, sir. Di ba? Anytime, pwede niyang kunin. Basta makipag-usap siya ng maayos sa amin na kasi ang inalabas niya, sir, wala daw siyang kasalanan, aksidente. Nandun wala ho pang insurance ang inyong taxi? Wala pong, hindi po naka-insured yung taxi. Tsaka, laki nga ho ng ginastos dun sa pasahero niya. Sir, mawalang galang na. Kayo po may mali. Kasi dapat ho, yung pong taxi ninyo, that's a public transport, meron pong TPL public yun, transportation. Sir. Meron po yun. Meron pong TPL yun. Hindi lang po dapat TPL. Kung ako pong tatanungin, dapat comprehensive. Paano naman po yung pasahero? Kapag halimbawa, nagkaroon ng malaking disgrasya at nasugatan po yung pasahero, sorry na lang yung pasahero.
Ay, hindi naman po gano'n. Kasi kung ano naman hindi, po. Hindi, sinasabi ko po dapat comprehensive. Dapat ba, Des? Dapat. Kasi kung halimbawa sa isang aksidente at yung pasahero ay na-ospital at kailangan gamutin yung pasahero at yung pasahero po ay walang pang bayad sa gastusin sa pagpapagamot, sorry na lang. Ay, hindi po ganun. Pag ano naman po, sinesolda naman po namin lahat ng... Hindi, para mapabilis ka po sana, sir, at hindi na magka-problema, dapat yan, kayo po ay kumukuha ng insurance para sa taxi ninyo at para po sa mga pasahero in case na may mangyari. Ano po? So, hindi na po kasalanan ni taxi driver kasi hindi niya makagustuhan yung disgrasya eh. I'm sure, hindi niya po sinasadya yun. Sabihin na natin, sabihin na natin siya po ay kaskasero. Okay? Parusahan niyo sa pagiging kaskasero, bawasan niyo sa sweldo, kung ano pa man pwedeng gawin, pero may kasalanan pa rin po kayo, ba't hindi kayo kumuha ng insurance? Sir, pakisuli po yung motor niya. At kung gusto niyo po mabawi yung kanyang... Doon lang yung motor niya sa garage, anytime, pwede naman niyang kunin. Pero makipag-usap po siya ng maayos. Hindi po yung sasabihin lang po siya... Okay, ba sir, makipag-usap ka ng maayos. Okay? Opo, sir. Magandang hapon po, sir Ryan. Kasi po, hindi sana po mapunta sa ganito ang sitwasyon. Hindi, alam ko naman yung sinasabi mo. Alam ko naman sa kapupunta. Wala naman problema yun. Katarapatan mo yun. Pero wala problema yun. Basta pumunta ka sa garage, mag-usap tayo. Okay, ano mong problema yun? Opo, sir. Kasi naalarma lang po ako, sir, sa sabi mo po, sir, eh. Nung sinabihan mo po ako na kaya mo bang i-collateral yung buhay mo. Yun po, sir, talagang... Wala ako sinasabi sa'yo, kukulateral mo yung buhay mo. Ba't kukulateral mo buhay mo? Kung mayroon lang po akong cellphone, sanang i-record ko yun. Kaso mahina talaga, pati nga ngayon, mahina yung katawan ko, nahihilo pa po ako. Hindi pa po ako nakaka-recover sa... Matanong ko lang, Sir Ramon. Yes po. Bakit po naka-aksidente kayo? Yun nga po, kasi hindi ko na po talaga alam, sir. Nagising ako sa hospital na po eh. Paano ang nangyari? Nabangga ko na po yung concrete barrier eh. Nabangga niyo yung concrete barrier? Opo. Anong oras po yun? Mga 1 a.m. Nakainom po kayo? Wala po, sir. May pasahero po ako noon. Anong nangyari sa pasahero? Natahi po yung ano, yung... Sabi nila natahi daw yung dito sa may noo. Nawalan ko kayo na malay? Nawalan po ako na malay, sir. Sa hospital na po ako nagising eh. So ano to, antok? Parang siguro, sir. Parang naantok. Basta, yun na lang. Parang panaginip na parang bigla. Baka inanto kayo. So sir, base sa kanyang sinasabi, wala siyang kasalanan dito, sir. Siya po inabot ng antok at natural lang po nangyari yun sa mga driver. Hindi, yun nga po, sir. Buti nga, sir, inabot siya ng antok. Kasi the mere fact na siya po inantok, ibig sabihin, wala po siyang bisyo, normal siya. Kasi karamihan sa mga taxi driver, bus driver, yung mga nagdadrive sa panggabi, nagsasyabu para hindi abutin ng antok. The fact na hindi siya, I mean, inabot siya ng antok at nadisgrasya siya, on the other hand, meron ka pa rin dapat ikatutuwa doon kung tutuusin, patunay lamang na hindi siya nagsasyabu. Ay, hindi po, hindi naman po kami tumatanggap, sir. Kaya nga, sir, di ba? Anyway, babalikan pa rin kita, sir. Dapat, sir, pina-insure mo yung iyong taxi. Tulad nito, sir. So sino po magbabayad doon sa pagpapa-hospital ng pasahero, yung magpapagamot sa pasahero? Ano po, sir? Sino po ang magbabayad doon po sa pagpapagamot sa pasahero? Wala po. Binayaran na po namin yun eh. Pero tumawag, excuse me po, Sir Ryan. Tumawag po yung ano, yung pasyente, yung tatay na pasyente. May nung kukunin na po nila yung kulang, sabi daw po, hindi na daw po ninyo shoulder yun. Sino nagsabi? Sino nakausap niyo? Yung tatay po ng ano, tumawag po sa wala amin. Wala po naman ako nakausap sa tatay niyo. Hindi pa naman tumatawag sa akin. Baka si Brian yun. Hindi ko lang po alam sa inyo, sir, kasi kayo po ang nakipag-usap doon na sa Saturday nung pangyayari nung Biyernes. Sir, huwag natin pag-usapan yun. Total, yung pasahero, hindi naman lumalapit sa amin, ano? Apa. So, yung sa inyo na lang. Yung motor mo, may babalik yan. Salamat po, Idol. Okay. Sir, sasamahan po namin siya para makolekta niya kanyang motor, makuha niya kanyang motor, at kung kinakailangan po yung siyang demandahin, demanda niyo po siya para lamang mabayaran po yung na-discuss sa inyo. On the other hand, pwede rin namin siyang turuan na magdemanda sa inyo sapagkat wala kayo insurance, at siya ay na-disgrasya at dapat po meron magbibigay ng pagpapagamot niya. Hindi niya mapukagustuhan yung disgrasya, di po ba?
Maliban na lamang, sir, sir, makinig ka, maliban na lamang, kung siya po'y nag-joyride at hindi naman oras ng trabaho, itinakas niya yung taxi at nagliwalyo siya at nakainom, yun, ibang usapan. Hindi ko siya kakausapin dito ngayon. Tama, sir? Salamat, sir. Paano kaya, sir, yung ano niya, yung mga kulang po kaya niyang boundary sa amin? Ano po? Yung boundary kaya nakulang po niya sa amin. Eh, kaya talagang hindi siya makakapagbigyan ng boundary in. Na walang malay ngayong tao, na disgrasya na nga. Pag... Hello, sir. Pasensya na. Happy, sir, ha? Hello. Yes, sir. Sir, talagang hindi niya mamimit yung kanyang boundary dahil na disgrasya nga siya. Hello. Kasi kung hindi siya na disgrasya, mamimit niya yung boundary. Sir naman, sumasakit ang ulo ko sa inyo. Sige, gano'n na lang, sir. Wala namang problema yun. Kung kailangan niya yung motor, eh, so, ang ibig niyo sabihin, sir, habang nasa ospital siya, ah, tatayo siya, may banda, bandi sa ulo niya. Hindi, magdadrive pa ako kasi... Kailangan ma-meet ko yung boundary. Hello? Kahit nakikiyang-kiyang siya. Kahit hilo pa siya. Kahit na may dextrose, habang naka-dextrose, drive siya ng taxi, kailangan kahit na may dextrose ako kasi yari ako sa operator ko, hindi ko ma-meet yung boundary ko. Ganun ba? Hello, hello. Sir, huwag kang magbingi-bingi yan. Okay na yan, sir. Maganda hapon po sa inyo, sir. Sir Ramon, sige, akong bahala. Makuha mo yung taxi, yung motor mo. Promise, okay? Good. Thank you. Okay, may isa pa tayo. Ihahabol si Rosana Fantinalgo. Sige po, gusto niya makuha yung mga anak niya sa dati niyang kinakasama dahil siya daw po ay pinagdududahan na hindi daw anak ni lalaki ang mga anak niya. Take note, meron siyang 14, 13, 11 at 6 years old na mga anak. Sir Ariel, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Matagal na akong taga-subaybay ni Sir Rafi. Opo, yes sir. Sir, ano ito? Pinagdududahan mo si Mrs. na hindi ninyo anak? Alin ma'am? Alinger. Itong mga anak nyo na 6, 11, 13, 14? Opo, opo, sir. At ang sinasabi mo ngayon, hindi nyo anak? Hindi mo anak ito kay Roxana? Paano yan, sir? Ginagawa ko yung salita na yan, sir. Kasi yung mga salita niya, iniiba-iba niya eh. Okay. Well, anyway, lampas na pala 7 years old ito. Yung 6 siguro, ma'am, makukuha mo. Agad-agad. Pero yung 11, 13, 14, pagpipiliin po yung bata, mga bata. May kaso, sir, wala naman sa trabaho, sir, eh. Umaasa na lang sa akin. Ay, paano nga ni... Oh, sir, sir? Opo. May trabaho ka ba, sir? Wala, sir. May trabaho ka, sir? Wala. Sir, may trabaho ka, wala. Sir, sandali lang. May trabaho ka, wala. Mayroon, sir. Anong trabaho niyo? Hindi ako makapagtrabaho araw-araw, sir. Nag-usap po sa barangay. Sir, ano po trabaho niyo, sir? Sir, anong trabaho niyo po, sir? Ano, sir? Ano, sir? Anong trabaho niyo po? Dito lang sa supplyan, sir. Ano nga po? Sorry, sir. Mag? Sir. Mag ano? Ay, hindi mo pala alam yung trabaho sa palayan. Ano po sa? Sa palayan, sir. Buriki? Ano, sir? Ano, sir? Nagbuburiki ka? Palayan, sir. Palayan. Ano palayan, po sa palayan? Sir, sa palayan. Landmaster. Landmaster? Mm-hmm. Oh, siga siya. Master siya. Ano ba yung landmaster? The tracer po, sir, sa palayan. Okay. So, hindi regular na trabaho ang sinasabi niya? Hindi, hindi sa regular trabaho. Minsan lang naman sa natatrabaho. Seasonal din yan. Pag walang harvest, so wala siyang trabaho. Walang ani, wala. Miss, andali po, Miss Chita Sadia, Chief MSWD Sagnay, Camarines Sur. Magandang hapon po, Ma'am Sadia. Ma'am, magandang hapon din po, sir. Ma'am, ipapa-evaluate namin sa inyo, ipapa-assess ito pong sitwasyon nitong dating mag-live-in partner. Opo. Yung kanilang mga anak andito po kay lalaki at si lalaki po walang permanent na trabaho, gusto po makuha sana ni babae. Opo, opo, sir. Paki-assess lang po muna ang sitwasyon at kung ano po yung desisyon ninyo, ma'am, na nararapat para sa mga bata, then kami po ay tutulong para mapunta po yung bata kung sino man po ang napagdesisyonan nyo at karapat-dapat na mag-custody sa mga bata. Ano po? Opo, sir. Sige po. Salamat po, Mama. Okay po. Siyempre, tutulong dyan yung ating SP1 Annalyn Botino ng CAMSUR, Women's and Children's Protection Center. Maganda po, SP1 Botino. Yes po, sir. Magandang hapon din po. Kapag nagdesisyon na po yung MSWDO at kailangan po mapa-implement po yung desisyon ng MSWDO, nandiyan po kayo para tumulong. Ano po, SP1? Ay, opo. Opo naman po, sir. Salamat po, SP1, Mama. Okay. Okay. Sir Ariel. Sir, sir. Oh, gagawa ng assessment ang MSWDO. Wala namang problema, sir, kasi gusto ko naman ibigay yung bata noon pa pag-uwi niya. Kasi pinag-usap kami sa barangay, ang desisyon ng bata, sumama sa akin. Ay, kasi nga, sumama sa'yo. Pumayag naman ako sa'yo, di ba? Pagbalik ko sa Abu Dhabi,
Anong ginawa mo sa akin? Minumura mo ko sa harap ng mga anak ko. Sinasabi mo ko, pukpuk ako, puta ko. Okay, ma'am. Apa. Oh, tama ba yan? Harapin mo ako. Ito, may ebidensya ako. Sinasabi mo sa anak ko, nga pukpuk ako, puta ko, kapayot ako sa mga Arabo. Yun ang sinasabi mo sa harap ng mga anak ko. Tama ba yan? Napakahirap ako sa ibang bansa. Napakasakit sa akin na pinapakain ng anak ko galing pala sa pinagputahan ko. Tama ba yan sa'yo, Ariel? Hindi, ang hirap-hirap ng bisang UFW. Umuwi ako, nagmakaawa ko sa amo ko. Umuwi ako, isang taon, nag-apat na buwan pa lang ako. Umuwi ako, nagmakaawa ko dahil gusto ko makuha ang anak ko. Dahil tatlong taon ako, anim na buwan sa Kuwait, ano ginawa mo sa pera ko? Wala! Bumalik ako sa abroad, nag-tourist visa ako sa Dubai dahil gusto ko mapangarap ang mga anak ko. Ano ginawa mo? Hirap-hirap na ako! Ngayon sabihin mo sa anak ko, puta ako, pukpuk ako, gapiyot ako sa mga Arabo. Tama ba yan? Tama ba yan? Stress na ako sa'yo, Ariel. Stress na ako. Ariel. Sir. Kung tama po siya sabi ni Ma'am Roxana, balasubas ka. May ebidensya po ako, sir. Naghanap buhay itong nanay ng iyong mga anak para may pangsuporta sa mga bata. Ikaw, wala kang permanent trabaho, may gana ka pang tawagin siya ng mga masasama. Bastos kang walang yaka ka. Paano naman siya na kung makapagtrabahong diretso, sir? Maski na, sir. Alam mo, sir, kung nandito ka lang sa harap ko, baka tinadya ka na kita at kaliwat ka ng paharap, padlikod, lahat-lahat na. Hinagis na kita sa bintana, putris ka. Sige. Sige Palo po, tayo. Salamat na po. Susunod na po mga kapatid. Salamat po, sir. Sir sige, salamat po. Kapitol po. Apo, abangan niyo po mga kapatid si Nanay Christopher Min. Sa Christopher Min, ito ko po si Ninga Taduran. Just Raffy Tulfo po, mabuhay ito mga Pilipino.